Tonight, we're having a private convo with content creators Tony Fowler and Tito Vince. Good evening, Tony and Vince. Good evening po. Thank you for coming here. Yes. Here at Private Convos with Doc Rica. Alam niyo ba kung tungkol saan to? Actually, hindi. Hindi? Talaga? Promise? Okay, game! Parang ano lang, about sa puso ba? Kasi parang ano siya eh. Pwedeng about sa puso. Doon tayo mag-umpisa. Paano kayo nagkakilala? alam ni Joe. Hindi, ano po, sa isang dance studio. Kasi before, may sarili po akong girl group. Tapos siya naman, may sarili siyang grupo. So, minsan, nagko-collab yun sa isang dance studio para ano, mas mura po yung bayaran sa studio para hati tayo, yung grupo nyo, tsaka grupo nila para ano, kumbaga, pag ang bagay na sa pambayad ng studio, ng oras mas marami. Na, yes, I mean, mas ano po, mas kukonti po yung bayad. Ganon, nag-share na lang kami. So yun, doon po siya unang nakilala. 2017. Yes po, 2017. Mm-hmm. Tapos, paano kayo nagligawan? Ano yun eh, bali, anong nangyari sa amin, magbarkada muna kami for 18-19 for 3 years. Naging magbarkada kami for 3 years. Then, nung December 2020, ako po talaga yung na-fall sa kanya. Paano? Anong ginawa niya para ma-fall ka sa kanya? Wala ko ba dagdag lang? Charot, hindi. Ano yung dagdag? Ano yung musika sa TikTok yung gumagano? Oo, joke pa lang gawa nga. Hindi mo gano. Kasi ano, nung time na umamin ako sa kanya na meron akong feelings, may jowa ako noon. Actually, una ko inamin sa jowa ko. Tapos sabi niya, hindi yan totoo. Tapos, inamin ko rin sa kanya. Tapos yung una, ayaw niya po sa akin. Ayaw niya talaga. Ano kasi, po, alis po ako nung baka. Kasi po, ano eh, respeto ko sa partner niya nung time na yan. Mm-hmm. Tsaka meron sa akin. Po kasi siyang partner sa kanya. Respeto ko sa kanya, respeto ko sa partner niya. Tsaka sa daughter niya po. Mm-hmm. Sa ate niya rin. Mm-hmm. Natakot po kasi ako nun eh. Nisip ko na pag ginoo ko agad to si Tony. Yeah, sulotero yan. Ganto ganyan. Mm-hmm. Inagaw niya kaya. Tsaka hindi talaga ako gusto talaga nung una kasi hindi siya makapaniwala. Actually, ay, paano mo sinabi sa kanya? Kasi parang ano yun eh, may mga feeling ka na parang hindi umaamin sa sarili mo. So yung partner ko nun, malabo na kami. Mm-hmm. Sinabi ko sa kanya na, alam mo, may mali ako nararamdaman. Di ko alam kung dahil ba pandemic lang, na-appreciate ko yung kasama natin sa bahay. Ganyan. Siya yung lagi ko kasama maglaba, maglinis ng bahay. Kasama niyo sa bahay? Magkasama kami sa bahay. Simula na naging magbarkada kami after noon, nagsama-sama kami sa bahay. Housemates kayo? Yes, kasi sa grupo namin, bukod sa pare-pares kami, may kanya-kanyang grupo, kinuha ko siya as MC ng grupo namin. So, nagkasama-kasama talaga kami sa bahay. Mm-hmm. So, nung time na yun, ano, pandemic and all, nung 2020, yun nga, sabi ko sa partner ko, malito nararamdaman ko kasi siya lagi ko kasama, lagi mo kong iniiwan, tulungan mo ko. Mm-hmm. Sabi ko sa partner ko, then yung partner ko nun, sabi niya, hindi yan, wala lang, akala mo lang yan. Hanggang sa nung nag-ahiwalay na kami ng partner ko, actually hindi dahil sa kanya, dahil family matter, hindi talaga kami naging maayos. And after nun, hindi naman din naging kami. Mm-hmm. Hindi naging kami. Nag-ilang buwan, tapos saka siya nagtanong kung pwede siya naman ligaw, tapos naghalos isang taong pa. Mm-hmm. Bago naging kami, parang ganon. So naging tayo ng ano, 2022, last year, May 14. So, magto-2 years, di ba, mula nung inamin ko. Oo. So, ikaw, paano ka nakipaghiwalay dun sa partner mo? Yung partner ko kasi, hindi ko alam that time, meron na pa talaga siyang iba. Hindi ko alam. Okay. Hindi talaga alam. So, nung bandang huli, parang binigyan niya ako ng imposibleng option. Kung iiwan ko daw ba ang ate ko, or magiging kami, parang gano'n. Iiwan mo yung ate mo? Kasi hindi sila nagkasundo ng family ko, which is po yung ate ko. So, pinapili ka between your family and him? Yes. So, ate ko rin kasi, aminado naman siya, nakikialam siya sa relationship ko. Mm-hmm. So, siya naman, naglo-lock siya that time, dahil hindi nga siya okay sa family ko, so pinapapili niya ako. Though, pinapapili niya ako na hindi ko po alam ha, na naglo-lock ko siya. Okay. Pero still, ang ate ko nag-iisa lang. Hindi ko papalit ang ate ko sa kahit na sinong nota-nota, ganyan. Hindi talaga. Kaya, ang nangyari po nun, pinili ko ate ko. Okay. Ganun tama naman. Di ba? Diba? Kasi, ano, tama naman pala. Oo. Kasi naglolo ko eh. Oo. So, okay lang din pala. Kasi parang,
if someone asks you to choose between family na hindi ka naman inaabuso, di ba? Yes po, yes pamilya po. Naman siya na pamilya mo talaga. And him, parang may mali ata doon. Yes po. Though hindi naman din perfect ang family ko. Actually, pakialamera po ang ate ko. At bungakera. Pero, hindi talaga eh. Hindi ko talaga magpapalit ang ate ko. Masyado ko siyang mahal. Hindi pwede. And how do you feel about that decision? Tinignan ko siya sa mata, sabi ko sa kanya. Sobrang gusto mo nang makipaghiwalay, no? Kasi alam mo, kasi binigyan mo ako ng sitwasyon eh. Nilalagay mo ako sitwasyon ng alam mo na yung sagot. Alam mo na yung sagot sa tanong na yan eh. Mm-hmm. Alam mo na yung solution, parang ganun. So yun, nag-impake siya ng gamit niya. And then, ano na siya? Umalis na siya sa bahay. And then, kayo na yung naiwan. Nung naiwan kami, naglipat din to ng bahay. Umiwalay po. Umiwalay siya. Kasi ang iniisip niya, parang baka naguguluhan ka, kailangan ko ding makahinga. Kasi parang toxic yung nangyari, di ba? Mm-hmm. Parang magulo siya. So, ayun, umiwalay siya ng bahay. Nagsama niya yung family niya. Then, nung naging kalmado na yung sitwasyon, tsaka siya ulit bumalik sa bahay ulit namin na kasama yung family ko. Ganun po siya. Tapos doon na siya ng ligaw sa'yo. Opo, doon na siya ng paano ka na ng ligaw sa kanya? Siyempre, una nagtanong po ako, pwede man ligaw. Tapos... Tiyanong mo talaga? Tiyanong ko po siya. Birthday niya yung 2021. Mm-hmm. O, 2021 birthday niya. Nagtanong ako sa kanya kung pwede man ligaw. Pumaig naman po siya. Mm-hmm. Yung the way kung paano ko siya ligawan, actually, sobrang swerte ko nga eh. Kasi kasama ko sa isang bahay yung nililigawan ko. Mm-hmm. So, everyday, meron kang chance na ipakita sa kanya na deserve ko yung oo niya. Arang ganun. Pero hindi naman po ako perfect. Marami akong moment na ayaw niya akong sagutin. Kasi lumalabas yung pagiging isip bata ako eh. Paano ka nagiging isip bata? Nagsiselos ako nung wala akong karapatan. Kasi yung ex ko noong time na yon pupunta pa rin sa bahay. Mm. Opo, yung ex niya kasi nagpupunta sa... Diyos ko, kung alam niyo lang po, ilang ex niya na yung tropa ko ngayon. Sige, sabihin mo lang. Lalo sa at mo ng ex ko, babae, lalaki, ano niya po, friend niya. Noong una po kasi hindi ko maintindihan eh. Mm-hmm. Hanggang sa pinapaintindi niya sa akin everyday na, sino bang kasama ko sa bahay? Hindi mm-hmm. naman ako nag-e-entertain ng ibang manliligaw. Ikaw lang yung nanliligaw sa akin. Tsaka binara niya ako na, bakit ka ba nagsiselos? Eh, hindi naman tayo. Mm-hmm. Sabi niya, wala kang karapatan. Wala kang karapatan, sabi niya. Oo nga, no. Sabi ko, hindi, nasasaktan lang ako kasi baka mami, hindi mo ko sagutin. Mm-hmm. Tapos, ano, nagtatantrums ako. Paano tantrum? Umiiyak, nagdadabog. Nung time na yun. Parang bata talaga. Nung time kasi na yun, parang ano pa lang ako, 24? Oo. Kasi 26 pa lang din po ako ngayon eh. Maraming moment na talagang sinasabi niya sa akin, Vince, ewan ko ah, hindi ko alam kung sasagutin kita eh, kasi sobrang isip bata mo. Hindi ka lang pinapansin, hindi ka lang kinausap, ganyan ka magre-react. Tapos naniligaw ka lang noon. Tapos naniligaw ka sa akin, sabi niya, parang hindi ko nakikita magiging ganyan yung partner ko. So everyday, habang pinapatunayan ko sa kanya na, sagutin mo ako, hindi niya rin ako sinusukuan na baguhin niya ako. Parang sinasabi niya sa'yo kung ano yung mga ayaw niya. Opo. Oo. Parang nakikita niya na parang hindi, parang bata ka pa, kailangan mong tumanda ng onte. Opo. Ganun. Hindi ko napapansin na hinuhubog niya pala ako para pag sinagot niya ako, okay na yung ugali ko. May mga moment pala na ganun si Tony sa akin. Iniisip ko, ay wala na ata akong chance dito. Pero hindi niya ako sinusukuan. Ano ba, ganito, dapat di ganyan, dapat ganito. Kumbaga, nilabas ni Tony yung pagiging man ko. Yung pagkalalaki mo. Ganun siya. Paano? Paano mo nilabas ang pagkalalaki niya? Ano? Tawag dito, silent treatment. Hindi siya kakausapin. Ganun lang. Tapos magwawala siya dyan. Tapos ka na? Okay yan? Nakakalalaki yan? Na-feel yung bakla siya. Kaya parang, oo nga no, parang akong babae, parang bakla ako kung mag-act, hindi dapat ganito. Though, ganun ko siya tinitrain. At saka, kinakausap ko siya. Actually, hindi naman kita gustong baguhin ba? Kaya nga kita nagustuhan in the first place. Kasi nga, nakikita ko nga sa'yo na meron siyang mabuting puso. Iba kasi yung mabait sa mabuti. Diba? So, nung nakita ko yun sa kanya, parang naisip ko na eto ba yung gusto ko? Kasi kung gusto ko din to, kailangan ko din tulungan to, kahit naliligaw to. Kasi pag kinarelasyon kita, pagiging parte ka ng pamilya ng kasama yung anak ko. Uh-huh. So, kailangan ko ng hindi ganyan. Ano,
pares kayo magtatantrum si Tyrone, yun ang anak ko, hindi pwede. Ilan taon na yung anak mo? Ngayon, 11. 11. And ever since, close sila ng baby ko, parang niya kakalaro lagi. Opo, wala pa po ano nun, wala pang ligawan, wala pang kami din ng feelings. Ano. Close talaga kami ni Tyrone ever since. Kasi, kaya ko pong makipaglaro sa kanya ng 10 hours straight. Kasi nga, isip bata din kasi. Parang silang playful, gano'n. Mataas energy, ganyan. Ang point ko naman sa parang binabago mo ako, hindi yung kung paano yung character ko eh. Kung paano yung pagiging isip bata ko, dapat hindi na ako gano'n. Ah, okay po. Kumbaga parang, di ba? Siyempre, Joe, isipin mo. Isipin nyo po, 24 years old, nagtatantrums. Hindi naman natama yun, di ba? Ba't, ganyan taon na ba ito? 24, ba't ganyan? Parang ganun. Kasi natrato ko rin siya kasing bata din talaga sa bahay. Kasi nga, magbarkada kami. Before. So, parang lahat sila nun, marami kami nun sa bahay. Kasi marami talaga akong inampon nung pandemic. Isa na rin siya doon. Before po namang pandemic, di ba? Basta working sa akin. Eh nakita, wala kasi siyang bahay na matutulugan, ganun. So tutulog lang siya sa dance studio. So din na namin siya sa bahay, mismo ng partner ko. Parang ganun. So marami po kami sa bahay. Para kaming galing sa mga broken family, yung iba mga walang matirhan, talagang inano ko po sa bahay. Yes. Saan ang galing yung ganung nurturing stance mo? So naghirap din po ako. Kaya nung medyo gumagaan, gusto ko po talaga tumulong. Ganun po siya. Kaya ayun, hindi ko talaga expected na ganun kasi hindi talaga. Di ba, Noah? Ako din, hindi ko rin po in-expect na magiging kami. Kasi ang tingin ko po sa kanya talaga yun, ate. Tawag ko po sa kanya, bebe boy. Kasi upon ko siya, ganun yung feel ko sa kanya. Kaso habang tumatagal, na-appreciate ko talaga. Though hindi siya perfect, ang dami kong sigaw sa'yo, galit sa'yo. Pero na-appreciate ko talaga yung yung andyan lang siya, yung palagi lang siyang available, ano pong kailangan, anong ganun. At until nung ganun pa rin siya. Consistent. Na parang ganun. Supporting sa'yo. Supportive talaga, sobra. Kumbaga, ewan ko baliktad, pero yung nagpapasakop sa akin. Ano ibig sabihin nun? Kasi ako, alpha female ako naintindihan ko na ganun ako. Kasi napansin ko sa mga past relationships ko, kaya siya nag-fail. Kasi sa una, plastic ako girl ako. Uy, bawal yan. Pabebe ka! Bawal yan. Oo, sige, susunod ako. Pag tumagal, aalma na ako Kasi gusto ko pala talaga yung under. Gusto mo yung sumusunod sa'yo. Yes. Pero nakikinig din naman din ako. Takot din ako dito. Oo, pero yung gusto ko yung sumusubota sa akin. Yung kumbaga, hindi ka kukontrahin. Yes, not necessarily po. Under, di ba? But more of, naiintindihan ka niya, so sinusuportahan ka niya, tapos yung sinabi mong sumusunod ka rin sa kanya, meron ding times na siya naman yung nagsasalita. Yes po. Oo, baka yun yung hinahanap mo. Yung parang kaya kang sabayan. Opo. Di ba? At baka yun yung nagawa mo nung sinasilent treatment mo siya, na nagtatantrum siya. Parang nung nakita mo nagtatantrum siya, ay, hindi ako kaya sabayan nito. Intayin natin hanggang kaya na niya. Yes, yes. Nagawa mo naman. Mm-hmm. Congratulations. Thank you po. Actually, hindi ko po alam kung ano sasagot. Kung nagawa ko na ba? Ayun po. Ano sa tingin mo? Sa sarili mo? May malaki bang pinagbago mo? Malaki bang pinagbago ko. Aminado naman din po ako sa sarili ko. At everyday sinasabi ko sa sarili ko na proud ako sa dati. Kasi dati, simpleng bagay, pinapalaki ko nung pinapalaki. Parang bata ko. Habang nung tumatagal na nakarelasyon ko si Tony, mas okay pala yung, ito yung problema, ito yung solusyon. Ayusin, di ba? Hindi yung, ito yung problema, yung solusyon mo, problema ulit, hanggang sa problema, hindi mo na solusyon yung itong problema na to, may another ka na naman. Kasi yun sa past, di ba, makikita mo, tinanong ko siya, after yung mag-tantrums, kayo ba na ex mo ganyan kayo mag-away? Nagsisigawan kayo? Oh may ganun. Kaya naninibago siya kasi hindi ako sumisigaw pag nagtatantrum siyang ganun. Oo. Kasi hindi ako naipagsigawan sa kanya pag nagagaganyan siya. Paano yung ganito, ganyan? Tahimik lang ako, mas nababalo siya. Kasi wala na akong pupuntahan pag nagsigawan kayo, diba? Mahilig po kasi talaga akong maligaw noon eh. Kada anong problema, gusto ko sumisigaw, gusto ko nagwawala. Kasi yun ang kinalakyan mo. Okay, yes, doon ka na sana. Siguro effect din yun ng ng tatay ko na lasinggero. Nakikita ko siya na kapag gusto niyo solusyon, sigaw, ganito, ganyan. Para mapasunod yung mga tao, tapos tapos na. Opo, tapos kinabukasan, makakalimutan. Hindi niya makakalimutan yung ginawa niya, pero makukonsensya siya. Ba't ko ba ginawa yung kagabi? Parang ganun. Siguro naging effect din. Malaking effect talaga doon yung papa ko.
Yun. Tsaka ako lang din po kasi yung nag-iisang lalaki sa aming magkakapatid. So ako, bilang wala akong father figure, bilang wala akong tinitignan na paano ba maging isang tatay, paano ba maging isang kuya. So akala ko, parang mapasunod ko rin yung dalawa kong kapatid na babae, sisigawan. Sisigawan mo rin. Oo. Ganun po. Kaya mali pala. Hanggang sa natuto na lang din ako sa bunso kong kapatid na, okay, paano ba susunod sa akin yung bunso kong kapatid? Dapat balanse. Kung sisigaw ako, that may kalmado rin. Dapat ganito. Malaking effect talaga yung father figure kasi talaga. Malaki naman talaga. Effect ang ating mga magulang. Opo. Kasi pag yung nakita natin kung paano tayo pinalaki, yun yung gagayahin natin eh. Nang hindi natin nalalaman kung paano ba talaga tayo naapektuhan, di ba? Yes, parang malalaman na lang natin siya pag may anak na lang tayo, tapos makikita natin na sa mga anak na ano, parang, ha? Parang may mali, di ba? Doon lang tayo magbabago. Pero para sa iba, ang tagal na, parang too late. Para magbago. Pero hindi naman buong buhay na ginawa ng tatay ko masama ugali niya. Hindi naman po. Kasi may mga times na binuhay din naman kami ni Papa. Pero sinasabi ko nga lagi sa kanya, anong malay ko, bata pa ako noon. Ang kailangan kong gabay, yung ito na, yung naiintindihan ko na dapat yung mundo. Kumbaga, may mag-set sa'yo na example kung paano. May mag-set na example. Oo, siguro, ikaw. Kaya din ako sorry po. Go ahead. Siguro kaya din ako nagiging ganun sa mga partner ko noon na nagawala. Kasi nakikita ko sa kanya. Nagganon siya. Tapos tinatrato niya si mama na, dapat ba sinisigawan yung babae? So ngayon, hindi ka naninigaw? Hindi po. Pag ano lang, pag nagpapatawa, yun, ganun. Makulit po kasi talaga ako sa bahay. Pero aminado naman po ako, may mga times na natataasan ko ng boses si Tony. Napapasigaw din po ako. Pero after naman nun, silent treatment niya lang din ako. Magsasorry ako. Marunong ka naman magsorry. At maging accountable sa ginawa mo. Opo. Marunong. Actually, kahit dati naman po, marunong ako magsorry. More on tantrums lang. Ngayon po kasi talaga, Jowa, pasensya ka na kanina. Kasi ganito lang yung nararamdaman ko eh. Si Jowa, naiintindihan ko yun. Dati kasi, Jowa, pasensya na. Ganun ako magsorry dati. Mataas yung emosyon po niya. Kapag ang ginagawa niya kunyari, bakit niya ganun? Bakit niya ganun? Stop. Lalo siyang gaganon. Parang nga siyang bata ng tantrums. So pag nasaktan siya, niya bigla. Iyak siya nang iyak. Parang gano'n ganyan. Sa katingin lang ako sa kanya. Panonoorin ko lang siya. Na-entertain lang ako. Tapos pala sorry naman siya pag sabi ko, wag mo kawakan, wag mo kausapin. Lapit ang lapit, sorry na sorry, ay tumigil. Haya ko lang din siya ulit. Nagsamapagod siya ulit. Ganun lang ginagawa ko sa kanya. Mataas na yung emosyon niya noong time na yon. Ikaw, paano ka magalit? Ay, dragon po yan. Dragon. Ay, ito po yung chance ako para sabihing dragon. Paano yung dragon? Ewan ko na. Tignan mo, tumingin na. Tatakot na po ako. Grabe ako magalit. Grabe ako magsalita. Masakit. Kasi pag nasaktan ako, minsan may ko. Siguro dahil sa kinalakihan ko, may feeling ako na, kunwari, sinabihan mo ako ng something na masakit. Gusto ko mas masakit yung ibabalik yung salita sa'yo. Gumaganti ko na, ka. Yes, kahit hindi ko na minimin. Kahit parang, masaktan lang din kita, may ganun ako minsan. Minsan naman, dinadaan ko sa sigaw, sumisigaw ako. Minsan binabato ko rin siya na kung ano-ano. Nalaka! Yes, binabato ko siya na kung ano-ano. Pero, kung sabi mong nagbago na siya, di ba, for wala the better, na. Ikaw? Ako, hindi ako magbabago. Mag-a-adjust ka. Ayos. hindi. Parang ano ako doon? Hindi ako agree doon sa hindi ka nagbago. Bakit? Mas kalmado ka ngayon eh. Sa kung paano po siya magalit ngayon, sobrang kalmado niya na ikukumpara dati. Kasi umukay ka na. Oo nga, no? Sa bagay, diba? Oo nga, no? Kasi umukay ka na din. Actually, ano naman talaga siya, it's a function of the relationship. Kung kalmado yung isa, kakalma din yung isa. Kasi walang point eh. Opo. Diba, walang point magsigawan, walang point mag-tantrums. Kaya diba, nung hindi ka niya pinapansin, kakalma ka lang din. Wala po ang patol. Ang galing nga eh. Pero more on, di ba ngayon, pag galit na galit ako, sobrang grabe mo ako kalmahin. Opo. Ganun naman ang nangyayari. Tsaka sila sa bahay, kahit karelasyon ko o kapamilya ko, mas gusto nilang galit ako. Kasi? Kasi, ang delikado para sa inyo pag ano. Mas gusto mo ka? Opo. Mas gusto namin yung kapag may nangyaring something, yung galit na Tony Fowler. Kasi ayaw namin yung Tony Fowler na nakaganto lang. Pag nagtampo na ano ako, ibig sabihin na? Nagtatampo na po siya. Pag nagtampo ako, dun yun mas nakakatakot sa akin. Kasi ikakat talaga kita sa buhay ko. Parang wala na. Opo. Ayoko na. Usually po kasi, ako baliktad ako eh. Ako pag galit, kakat kita. Pero pag nagtatampo ako, okay lang yun. Tapos na yun. Si Tony baliktad. Siya lang yung taong nakilala ko na baliktad yung galit sa tampo.
Sabi niya sa akin, mas gugustuhin mong ganito kaysa magtatampo. Sabi ko, kasi bakit? Parang tampo may ano eh, may hurt. No? Yung galit, violation lang eh. Anger lang na kaya mong balikan. Yes. Pag kumalma ka, magiging okay. Pag napag-usapan, bababa eh. Lumawala yung pride. May magkakaroon ng clarification sa nangyari. Pero pag nagtampo talaga ako, tumingin lang ako sa'yo. Tapos, ganun. Ano na yun? Merong ano, may hinanakit. Kaya parang, mas malalim. Huwag mo na lang ako saktan ulit. Yes. Kaya pag may nangyaring something sa bahay na mabigat, tapos, uy, baka magalit si Tony. Gaganon lang kami lahat. Tapos hindi siya nagalit, umexit lang siya ng ganon. Muski na ba ang kami? Yari na. Nako, patay tayo. Hindi nag-react. So, pag ganon ano ginagawa niyo? Nag-uusap-usap na kami. Ano ang gagawin? Paano siya pakakamit? Pero usually, pagka ganon po, sinusundan ko na siya. Susundan. At sinasabi ko na sa mga ka-family namin, ako nang bahala, papakalmahin ko lang. Kung ano yung mapag-usapan doon, kung ano, balitaan ko kayo. So, alam mo na kung ano yung kailangan mong gawin. Opo, pagka gumanon na siya, sunod na ako noon. Tapos hindi ko muna siya kukulitin. Tahimik lang po ako. Aga sa mama, Jo, okay ka na. Ano ba nangyari? Tsaka naman na siya maglalabas. So, parang mo. Alam mo na. Alam mo na rin. So, natansya nyo na yung isa't isa. Opo, gusto niya lang din naman po kasi kapag galit siya, nandyan lang ako. Makikita lang niya ako. Or kapag kunyari, nasa kotse kami, hawakan ko lang yung dito niya. Hawakan ko yung kamay niya. Pag nagalit siya sa something sa paligid, exit yan, sunod ako. Cellphone lang yan. Pero gusto niya nandyan lang ako. Para feeling niya safe siya, no? Parang na nandyan ka pa rin, hindi mo siya iniwan. Opo, nandyan lang, wait lang ako. Tapos hanggang sa bigla na lang yan, pipi ko na ako sa baba kanina. Ayan na, mag-open na yan. Kung nag-cellphone ako, bibitawan ko, bakit? Ano ba nangyari? Mag-open na siya. Okay. Mula galit, iba naman ang pag-usapan natin. Kasi itong show na talaga, haba ng pinag-usapan natin, di ba? Pero tungkol sa sex talaga itong show na ito. Oh my God! Yung pala yun, no? Sa sex talaga ito. Oh, yeah, pala yun. Oo. Sex talaga itong show na ito, di ba? At yun yung gusto kong malaman, actually. Mm-hmm. Kasi given, pinanood sa akin yung mga videos mo. Mm-hmm. And your videos, very loud siya, di ba? Very straightforward. Yes po. Where did that come from? Where did the inspiration for that come from? Very happy yung song, yung beat, kung paano ko siya dineliver. Kasi relatable, pinagdaanan ng iba at pinagdaanan ko din. Pero may dark side talaga yun, yung story na yun. For example, MPL, malibog paglaseng, yun kasi yung meaning nun. Happy, ginawa ko siyang happy, pero part yun ng life ko na ilang beses ako na nagkaroon ng sexual assault ng dahil na may lasing ka. No, yes, dahil nilasing ako at dahil lasing siya. And nagkakaroon siya ng past na ganun. Pero, ginawa ko din siyang happy kasi nung tumanda din naman ako, naging MPL din siya, ako, di ba? Ako, pag lasing ako, grabe grabe ko gapakin yung jowa ko. Wala ulo hanggang paa. Ginagapang mo? Sa yes! Ganon. So, ganon yung story ng MPL. Then, sumunod yung Masarap na Mami, yung Eminem. So, kala nila nagpapasex silang yung mami. Pero it's about insecurities na mga mommies na, lalo yung mga postpartum. Ganon siya. So, ginawa ko lang siya na kung papaano yung way ko. Kasi very vulgar ako. And gustong-gusto ko nagpapasexy ako. Papansin ako, epal ako. Kaya, yung story na. Pansin, Epa. Parang hindi, you just really want to shine. Yes. Diba? Ako, kung paano ako. Ganun po siya. You just want to take up space, basically. And you just want to express who you are. Yes, gusto ko talagang i-express yung story ko, yung ako. Kung mapansin mo nila na parang may sayad ako, na parang kakaiba ako sa ibang gumagawa, ito ako. And alam ko marami din ganito. Oo naman. Marami din ganito. Oo, hindi lang talaga lumalabas o hindi lang ipinapakita. Pero maraming ganito. Pero ang ganun nung sinabi mong kwento, no? Nung malibog paglaseng, which is true. Yes. Madaming nangyayaring sexual assault, di ba? Rape. Dahil sa alak. Yes. Na hindi na pinapansin. Yes. Lalo na yung pagkagising. Mm-hmm. Tapos, madami akong nakakausap na ano ba yung nangyari sa akin. Hindi na nila maintindihan, hindi nila maproseso. Tapos, iniisip nila na, ay, ginusto ko naman, pero hindi talaga. Tapos, marami, karamihan pa sa mga ganyan yung pag kumalma na yung alak. Ang sasabihin pa sa'yo, pasensya ka na, lasing lang ako. Oo. Na hindi naman siya justification, di ba?
At ang matindi dyan, wala din maniniwala sa'yo kasi nakainom ka rin. Baka ano ka lang din. Baka sigurado ka ba? Eh, lasing ka din eh. Aww. Parang ganon. So, kina-question sila. Tapos lalo na kapag ano, yun, nakipag-inuman ka sa mga lalaki bilang babae, bakit ka nakipag-inuman sa kanila? Mm-hmm. Diba? Tapos ikaw yung sisisihin na hindi naman talaga dapat. Yes, yes. Kasi parang, eh, hindi ka mati ng babae, ba't ka sumama? Kalad-garin-garin kasi, eh, nang hanap mo, ganun yung nangyayari. Oo. Yun yung dark side niya. Pero kung sa positive side, is marami pong taong ganun, yun ang realidad, marami talagang malibog paglasing. Ewan ko, effect ng alak, hindi ko nilalakad, pero madaming ganun. Yung tipo ko na, yung lalaki, di ba? Inuman, hindi naman maganda yung bae, bigaganda talaga sa paningin mo talaga. Magiging diyosa talaga, I promise. Beer goggles! Ang talaga yan. Ang talaga siya. Oo. Kaya, tsaka relatable, kaya nga maraming one night stand. Oo. Diba? Pero yun nga, ulitin natin, no? Na hindi siya justification yes. para pilitin ang isang babae or para makipag-sex sa isang tao na mm-mm. lasing din, na hindi naman alam yung ginagawa. Parang ganon, diba? And of course, syempre warning yun. Mm-hmm. Alam mo yung magtira ka para sa sarili mo, huwag mo ilagay yung sarili mo sa ganong sitwasyon. Mm-hmm. Diba? At saka, pangatlo, ano lang, tawag dito, kilala niyo muna yung taong kasama mo. Totoo. Diba? Malawak talaga yung kantang yun eh. Pero straightforward siya. Mm-hmm. Kasi marami nga ding klase ng tao, hindi actually lalaki. Kasi may part na kanto agad, di na kailangan ng ligaw. Kasi may mga ganun talaga na meron they naman talaga. Also experience, they enjoy the experience ng walang, no strings attached. Mm-hmm. Tara lang, shot lang, go out ako dyan. Mm-hmm. Ganun, may mga ganun klase din ng babae. Mm-hmm. So, malawak po siya ganun. Oo. Kaya, parang ngayong kwento mo, it makes a lot of sense, no? Na sana maintindihan ng mga nakikinig. Kasi totoo naman, madami talagang ganun. Mm-hmm. Yun yung realidad. Yes. At sana matuto tayo from that reality. Yes, tama? Yes po. Yes, diba? Po. Tapos yung isa, M&M. Yes, masarap na mami. Masarap na mami. Parang ako lang. Yes, you are. Kaya ko na ako. Para sa iyo. Masarap na mami. Saan siya galing? Galing yun sa ano. Kasi ano na ako eh, retokada ako mula ulo hanggang paa talaga. As in, lahat to, salamat Dok talaga yun. Salamat, sinong doktor Lord. Mo? Pero naman. Ay, Dok Yapi. Yes, ay Dok Yapi. So, nagsimula eh, nung nanganak ako, kapapanganak ko pa lang, tapos sabi ng daddy ng baby ko, parang may chine-check kami sa Facebook noong time na yun. Pag-check namin, sabi ko, parang sabi niya kasi, uy, ang sexy yo. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, syempre insecure, hindi ko alam na insecure na pala ako noon. Sabi ko, sexy ang pangit naman. Gumanon ako. Tapos sabi ng ex ko, o ikaw, grabe ka naman. Eh, ikaw maganda ka nga pag dinabad mo naman yung t-shirt mo, lawlaw yung dede mo. Ginanon ako! So parang ako, oh my God, ang ganda-ganda ng boobs ko noon. Kakao, inanakan mo ako. So syempre, di ba? Tapos gaganyan. Tapos mag-deflate yung boobs mo. Di ba? Tapos yung, ano, gaplatito na yung ano. Diba? Yung nipples mo. Ariola mo, ang laki. So, parang nasaktan ako noon. Kaya, simula na parang gusto ko na magpagawa ng dibdib. Gusto ko lagi maging maganda. Sa isang sentence lang ngayon. Sinabi lang nung partner nagbago mo. Yung buhay ko doon. So, alam mo yun, at marami na din akong nakilala na iba't ibang klase ng nanay na porkit nanay na, hindi na, parang, hindi na sila ganun. Hindi na sila confident. Alam mo yun. Kailangan, kahit mommy ka pa din, may self-love. And it will reflect. Kung makikita yan eh, physically din. Alam mo yun, sa sarili na parang unaalagaan niya yung sarili niya. Kahit mommy ka na, pwede yun. Pwede naman talaga. Pwede ka maging masarap na mommy. At minsan pa, mas masarap ang masarap na mommy. Kasi, charot. Diba? Kasi, ano sa iba mag-alaga, iba magmahal, yung point. Parang yung sinasabi mo is kapag madami sa ating mga kababaihan, ano, pagka nanganak, nabuntis, nanganak, dahil sobrang yung effect nun sa katawan namin eh. Sobra. Hindi lang sa katawan, physically, pati na rin emotionally, mentally, and lahat. Spiritually. Nag-iiba. Tapos, nagiging focus natin yung mga bata. Nawawala na yung focus natin sa sarili natin. Na, minsan nakakalimutan na natin magsuklay. Diba? Totoo. Nakakalimutan magsuklay, nakakalimutan maghilamos. Pero ito yung mga bagay na to, pag binalik mo sa sarili mo, makikita mo na ang ganda mo pala talaga. Diba? Na, kailangan lang ng onting effort na ibalik yes. yung attention mo sa sarili mo.
Hindi yung sa asawa mo, hindi yung sa anak mo. Totoo, kasi yummy ka naman talaga eh. Yes, yes. Kaya ka nga binuntis kasi yummy ka eh. Diba? Huwag mo kalimutan yun. Yes. Hindi lang yung self-love eh. So, siyempre, pag-boost din ang confidence. And tama, sabi mo nga, diba, reminder na, uy, kahit mommy ka na, di ba? Masarap ka, yummy-yummy ka, ganyan. Yan, madaming nakakakalimot doon. Mm-hmm. Kasi nga, napapagod. Yes. Walang panahon sa sarili. Kaya napaka-importante. Kahit 5 minutes lang, tignan mo yung sarili mo sa salamin na nakaubad. Na, yung totoo. Di ba? Mag-makeup ka ng onte, magbabango ka ng onte, sumiyo-sayo ka ng onte, game na. Totoo. Para lang sa sarili mo. Not necessarily for your partner. Yes. Diba? Ako yung insecurity ko noon, grabe yun eh. Kasi sabi ng mga tao ngayon, grabe, sobrang tukada na, hindi na maganda, hindi ko na gusto yung katawan. Ay, dahil wala, ako diba? Pang sa inyo, ang gusto ko yung nakikita ko sa salamin yung ako, yung mata ko. Yun yung importante sa akin. Nagandang-ganda ka sa sarili basta mo. Basta ako ganda-ganda ako sa sarili ko. Hindi kayo, bahala kayo dyan. Totoo naman, hindi naman to para sa iba, para sa amin to. Yes. Diba? At yun yung maganda. Kasi katulad nung sinabi mo, kapag gandang-ganda ka sa sarili mo, it translates to your sexual self and your sexual relationship. Yes, kasi pag confidence ka, pag confident ka, actually, ano eh, pag tinanong na, what is sexy for you? Tinatanong ako, yung babaeng confident. Mm-hmm. Kasi pag nakakita ako ng babae na, alam mo yung chubby talaga, kahit hindi yun yung standard na proportion ng katawan. Oo, yung mga ng, love handles, ganyan. Pero grabe, nakakrap top. Tapos pag gumanon, alam mo yung diba? Sexy ako sa kanya. Yung tindig niya, yung ganito. Hindi siya kailangan iritoke. Alam mo yun? Alam mo suot niya confidence, ang sexy ni bakla. Mm-mm, parang ganun siya. Okay. So, paano mo napapakita yung confidence mo sa kanya in bed? Paano mo napapakita yung confidence ko sa'yo in bed? Wow. Bakit? Siya kasi very conservative kasi tayo. Ako yung makaka-sorry. Sorry po, sorry. Oh, ilang. Ako yung makakasagot na ito, feeling ko. Oo, Joe. Confidence ko sa kanya sa bed. Mm-hmm. Hindi ko napakita eh. Kasi lasing ako doon. Sabi kasi niya, sayang ako daw siya. Tapos sabi ko, hindi ko talaga kaya. Tapos, eh, ganito. Tapos nakikita niya ako, natutumbo-tumbo na ako. Hindi, sabi niya, wag na. Hindi, kaya ko to. Tapos sumasayaw ako. Sumayaw ka? Kaka. Ayaw. Siguro yun. Pwede music video yun. Tapos sumasayaw ako sa lalaglag na ako. Tawang-tawa na lang siya. Siguro, ang confidence na napakita ko sa kanya is yung kabisado ko yung sarili ko. Mm-hmm. Kasi naniniwala ako na pag kabisado mo yung sarili mo, kung papaano kang magka-calm, saan ka ma-arouse, madali ituro. Mm-hmm. Kasi ang babae, lagi ko tinuturo sa bahay, ang babae, kapag yan, sumubo, graduate ka na. Mm-hmm. Kung yung susunod mo yung medyo paling, pares lang yun. Ha? Pero ang lalaki, never silang ka-graduate. Kasi, ano yung mo sabihin ng graduate? Parang alam mo na. May diploma ka na, kaya mo na. Pwede na. Magaling ka na dyan, konti na lang, parang ganon. Ang babae kasi, pag ginawa ka mo dito isang babae, gusto ko yan. Pag dito ka hinahawakan. Hindi, kunyari, kumbaga, example lang. Pag kunwari, yung isang lalaki, hinawakan niya yung babae dito, ay, gusto ko yan. Yung susunod siya magiging jowa, pag hinawakan, ayoko yan, ano pag ginagawa mo? Kasi ang babae, iba-iba yan. Okay. Iba-iba din ng arousal yan, iba-iba din ng G-spot yan, kung saan nila gusto. So, ang ginawa ko, kinabisado ko yung sarili ko. Gusto ko ba yung gawa ganyan-ganyan ako? Anong gusto mo? Anong gusto mong ginagawa sa'yo? Kailangan kanan. Hindi ka pwedeng humalik sa kaliwa. Kanan, boobs, kanan lahat. Kanan boobs lang ang hahalik. Hindi mo pwede sa kaliwa. Nakikiliti ako, ayoko yan. Ah, yes. Okay. Tapos, ang gusto ko, ang inalam ko, gusto ko ba na, kung pwede gamitin yung sige lang. Gusto ko ba na finifinger ako? Ayoko yan. Ayaw mo na finifinger ka? Ayoko yan. Okay. Ang mga gusto ko, hindi siya komportable. Ang gusto okay ko, lang, sex and relationships therapist ako. Hindi, okay lang po. ang gusto ko naman, ako, na on top ako, tapos sinahalikan to, ganun. So ngayon, confident ako kasi kaya kita ipakam, kaya mo din ako ipakam, tuturo ko lang sa'yo. Mm-hmm. So paano mo siya tinuruan ganun? Parang sinabi mo sa kanya. Opo. Ginawa mo naman. Opo. ganun, subukakakang ganun, tapos mag-rub ako sa'yo ng ganyan. Yan,
ganyan ako magka-cam. Mm-hmm. Ngayon, namapakam niya ako sa ibang part. May mga iba ako na di-discover na parang inimitate niya na konti. Kunyari, yun, on top ako. Nagawa na rin lang siya naman yung on top. Sabi ko, ang galing, Owen, nagawa mo siya ng ganun. Mm-hmm. So, nade-discover niyo. Yes, iba. Iba't iba siya. Ikaw, ano yung gusto mong ginagawa ni Tony sa'yo? Huwag ka na mag-isip. Hindi. Vince? Yan yung po yung cellphone niya. Lahat ako like niya sa akin. So, you like her going down on you? Opo, pero ano, hindi jowa eh. So ano, sige, anong pinaka-favorite mo? Ano, sabihin mo. Hihilang ako. Tihin ka sa floor, tihin ka doon. Sulat mo. Ano lang po, hindi lang talaga ako sana may mag-usap ng ganito sa ano. Pero, sa therapist naman siya. Okay, gets ko na, opo. Di ba kahit sa bahay, hindi mo ako nag-open naman. Meron ko siya, basta gusto isang to. Ano ba gusto ko jowa? Sige, ganito na lang. Anong favorite mo kay Tony? Anong nagustuhan mo kay Tony? Yung puwet mo. Yung puwet ko daw. Yung sino yung puwet niya? Doon ka na-arouse? Paano ka na-arouse? Sabi arouse? Paano ka nalilibugan? Kunyari pa to. Kitagalugin natin. Paano ka nalilibugan? Hindi, joke lang alam kung may arouse. Na-ano lang talaga ako sa topic. Ano nararamdaman mo ngayon? Sige, tingin natin. Ako na magkukwento po sa inyo kasi hindi siya komportable. Hindi, ano lang po kasi ako. Hindi na lang po ako sa tenga niya tapos matigas na po yung titi niya. Ganun lang po. Ay, opo, weakness. Yun, tama. Weakness ko po yung tenga ko pag binubulungan ako. Tapos isang bubulong ako ng mga ano, bigla ko siyang bubulungan, ano, kuha mo akong tubig. Tapos ganun lang. Tapos matigas sa agad. Hindi siya makatayo. Parang research. Research. Opo, yun po. Tama po siya. Mag, ano po, pag binulungan po ako sa tenga. Kaya kahit noon po, yung mga kalaro ko magbubulong sa tenga, ay, magbubulungan. Diba? Pag ano sensitive yung sa tenga. Dito, party. So, doon ka na-arouse. Opo, doon po tumitigas. Siya, tapos hindi, game actually, na. Eh, paano pag gusto mo? Pag siya yung yayayain mo, anong ginagawa mo? Wala, kikindatan niya lang ako. Kindatan lang? Opo. Oo, nagaganoon lang kami. Saka nagsasabi po ako sa kanya. Nagpapaalam pa siya. Paano mo sinasabi? Gusto ko ng ano? Gusto mo ng ano? Ganon, ginaganon ko siya. Nagaganon na kami. Yung, pero cute kami. Ganon kami. Ikaw, paano? Ganon din? Oo, ganon. Hindi po, bigla na lang pumapatong minsan. Minsan. Pag ang tagal niya kasing magising, yung kinukulit ko siya ng kinukulit, tapos hindi ako antok na antok talaga, papatunga ko na lang, balang. Tumatayo naman. Yes. Ah, tumatayo naman. Very good! At saka bago gising siya. Tapos sumuo naman. Oo, hindi niya ako tinatanggihan. Oo. Yan yung gusto ko sa kanya. Pero ako yung mas mayaya talaga sa amin. Gano'ng kakadalas magyaya? Parang araw-araw ko talaga nangyayaya, kinukulit. Patay na patay ako sa kanya. Kasi gusto ko yung facial expression niya. Gusto ko yung may effort siya na hilutin ako habang ganun. Habang nagkikeme, hinihilot ka, talagang masarap pala yun. Ikaw talaga ang humabol sa kanya. Ako talaga. Ako po talaga. Ano kayang meron siya? At saka hindi siya agad pumayag na magkeme kami. Hindi agad-agad nung naging kami. Ang tagal. Dahil pag anong gusto ko itinasan mo ko ng kanya, tapos na ako mo, die. Die, ang tagal. Ayun. Talaglang yung bone. Nakulog na. Okay na yun. Kahit anuhin mo na yan. Hindi, ayan naka-on naman. So, hindi siya pumaya. Gaano katagal bago kayo nag-sex? Hindi ko maalala yun. Pero vinlog ko yun eh. Kasi hindi kami naging successful. Umiiyak ako kasi masyado kasi malaki ano niya. Kasi vinlog namin yun. Umiiyak kami. Nag-aaway kami sa sex. Kung alam. Teka lang. Hindi ko kasi dali eh. Bibigyan ko kayo ng madaming lubricant. Perfect. From untrued. Yes. Padadalan kita. Kailangan yan. So, malaki. Yes, hindi po mo kinaya. Hindi ko kinaya. So, umiiyak ako. Tapos after na umiiyak ako, kasi hindi siya natuloy eh. Nabinlog namin. Tawa to ng tawa. Kasi tawa ko yung tawa. Hindi naman porn yung binlog nyo. Okay. Ibinlog na namin yung reaction na namin. Kasi tawa na kami. Ito, tumatawa to. So, tawa na rin ako. Kasi kaya-away kami sa sex, yung gano'n, yung parang, eh kasi sabi ko sa'yo eh, tama na guys, umiiyak ako, tapos basta nakakatawa yung una namin, tsaka yung mga sumunod. So, paano mo nakayanan moving lubricant, forward? Lubricant, ayan. Lubricant kailangan talaga. Kailangan talaga ng mga ganyan, at tsaka kailangan talaga, ano,
syempre lalagiin mo. Oo. Para lumuwag. Actually, hindi siya lumuluwag. Nasasanay lang siya. Ah, okay. Parang kasi muscle siya eh, di ba? Oh. So, nasasanay lang siya dun sa movement, dun sa girth. Hindi talaga siya luluwag-luluwag. Lumuluwag siya with age. Yes. Kasi, di ba, pagkat tanda natin, nagsasag yung mga muscle-muscle. Because okay. of that, pero yung myth na luluwag siya, hindi. Nasasanay lang siya sa isang yun. Nasasanay siya. Yeah, so parang nakocondition mo yung vagina mo na Humapasok. Ba ang palatawa? Yes! Humahan siya. Madadahan kita ng ano. Other ways to go about it, kunyari masakit kasi malaki. May mga lubricant na cooling lubricant or warming cooling lubricant. Cooling ha, cooling! Geta, patay mo mo ito. Pula yung lubricant. Tatay. Fire red pa nga. Tinry. Mainit. Natalon-talon ka. Oh. Ay, para akong palaka. Hinugot ko pala! Babe, day ako ganun. Ano ito? Minumura ko talaga ito. Nagalit ako. Sabi ko, ano ba ito? Kasi yung mga ganun, unti-unti lang nilalagay. Actually, drop-drop lang siya. Tamo? Hindi siya yung parang lubricant na shhh, madami inalagay. Tapos saran, din siya. Pero mas mo lang sa babae. Oo. Mali. Kasi lang nun eh, nasa nalagay sa'yo. Akala ko flavor lang kasi, akala ko strawberry. Ganun. Mali, galit na galit lang ito strawberry, huwag ka mag-alala. Oo, pero may mga, may mga cooling, warming, onti lang talaga nilalagay kasi ang goal nun is may iba lang yung sensation. Para, kunyari may mararamdaman kang pain, meron ding cooling. So, nasispread yung sensation. Hindi ka nakafocus dun sa pain. Parang ganon. Okay. Sige, patadala ka kita. Huwag kang mag-alala. hindi ko siya sinasabi na para siyang foreign na katulad ng sa iba. Pero sa mga naging partners talaga, hindi talaga, alam mo, tagal mong inantay, tapos hindi ka nag-enjoy kasi, di ba lagi sinasabi, oh, Daxan, masarap yan, ganyan. Mm. Hindi din pala siya masarap sa una, no? Kasi hindi din siya nakakatuwa. Hindi. Kasi masakit siya. Kailangan mo sunayin yung sarili mo, pati yung mga posisyon na ginagawa niyo. Oh, di ba? Oh. Hanggang 2 positions lang kami kasi hindi ko po kaya. Anong position yung ginagawa? Missionary at saka on top. Ikaw, on top. Mas nakakontrol mo. Ako on top, siya on top. Mas nakakontrol, mas kaya ko na siya on top. Pag ako na, baba, hindi talaga masakit. Oo. Yun lang siya. Oo. Nagiging gano'n kami. Pero nag-doggy na pala tayo. Spoon. Try mo mag-spoon. Pag ganito? Oo. Masakit kasi gaya. Pag nakasarado eh. Hindi. Mag-alagay ka ng unan. Ah, gano'n pala. Para nakataas. Hindi ako nakangalay. Oo, yun na nasabi yung unan. Hindi, ang tagay ko nakaganon. Wow, ano kaya yun? Maglalagay ka na unan para rin ma-lift yung balakang mo. Oh. So, pag na-lift yung balakang mo, hindi na nakaganon yung vagina mo na parang masakit. Pag binasok na gano'n. Ayun pala eh. So, may mga iba't ibang ways that you can go about it. Para mas masaya, diba? Since, patay na patay ka sa kanya. Mm-hmm. Pero ikaw rin, di ba? Opo, sobra. Ayaw mo lang magsalita, ano? Ayaw ko lang magsalita. Pagsasalitain kita ng onti lang, okay? We have here the Unprude app. So, the Unprude is the first sex therapy app in Asia. Di ba po tayo tapos? Mm-hmm. And then we have couple cards na sasagutin nyo, okay? First question is, sasabihin nyo sa isa't isa, I feel sexy when you... I feel sexy when you... Ay! Bilis! May oras! Ikaw muna! Fuck me! Alam mo ito, nararamdaman ko sexy ako kapag yung partner ko... May ginagawa! Ay, oo! Nararamdaman ko sexy ako pag yung utong niya kumakaskas sa utong ko. Ano mo yung jawa? Di ba yung pag nakapatong ka, yung gumagano'n? So, feeling mo sa... feeling mo macho-macho mo. Sarap ang kapat the same time. Gawin mo. Upo ka lang na gano'n. Next is, a sexual experience I want to try with you is... Public. Public. Pag nag-usap na kami dyan, public. Teka lang ah. Sa gitna ng EDSA, yung mga gano'n. Teka lang. Teka lang. Medyo nationwide TV to.
Ngayon pala ginawa. Dito pala ginawa. Ano, pero anong public? Saan public? Like public, merong airplane public dahil gumagawa ng beach na public. O parang mountain public. Pwede yung mahirap yun sa gitna ng EDSA eh. Nagsa namin yun sa EDSA. Joke lang. Sa ano, parang beach, gano'n, diba? Tapos walang tao, gano'n. Gano'n siya. Oo nga. Gano'n, tama. So yung walang tao, Paano naging public yun? Public place siya. Walis ang sa time na yun. Public place. My biggest turn off is... Turn off na ginagawa niya po? Oo. Oh. Parang wala eh. No, pag wala siyang time sa akin. Ay, kapag ano po, ang hilig niya mag-exaggerate ng kwento. Ayaw mo naman exaggerated. Tapos pa ikaw, walang time. Okay. Ngayon, alam mo na. Next. Something I no longer want to do during sex. Ayaw kong gawin kapag ano. Ayaw ginagawa during sex? Ayaw mo nang gawin. Ayaw ko nang gawin. Ayaw mo nang... Mayroon ba tayong ganun? Yung naglagay ng lubricant. Oo, yun. Sige, ready namin. Walang spicy, walang hot. Yun ay, okay. Kailangan na magbasa ng flavor. Yes, so hindi niya na uulitin. hindi na uulitin. Kahit ako, ayoko na. Sana mali, ano, hindi pa no. Yung ginawa ko, mas lalo. Let's go. Oh my God. Ano, tinapatan mo na electric fan na ganyan? Hindi, duminacho kami CR. Nagbili siya agad. Nagbili din yan, tinanggal namin. Mas umokay. Meron pero mas nawala eh. Oo. Pero ang tagal nun, ha? Ang tagal, tagal nun. Talaga, nako. Ay, nako. At ang panghuli, I fantasize about... Huwag fantasize natin mo. Ay, ako. Ang pinapantasize ko, actually sa kanya ako natuto ng ganito eh. Kasi ako before, pag naikipag-sex ako, gusto ko yung moment lang. Wala ko ibang iniisip. Ang nangyari, madalas ngayon, actually sa kanya ako talaga natutulan to. Pag naikipag-sex ako sa kanya, inaalala ko yung una naming sex. Ganun. Ako naman, ang pinapantasize ko sa'yo palagi, di ba? Iniisip ko, dahil ang tagal na yung magbarkada, ang tagal na yung magkasama sa bahay na hindi kami ha, yung normal lang kami, iniisip ko, paano kaya kung makakabalik ako sa oras na yun? Tapos, bigla ko siyang itulak sa ano, sa CR. Yung mga ganun, lagi ko iniisip, sabi ko, wabot, hindi ko kaya ito ginawa sa'yo dati, no? Sana pala ganito na nararamdaman ko dati, kung alam ko na talaga magiging tayo, yung mga ganun. Pero gusto mong bumalik girl, bawal, eh. Bawal. I mean, kung ginawa mo yun, bawal yun. Uh-oh. Pero kaya pantasya lang siya. Pero gusto ko siyang gawin. Gusto ko bumalik sa oras na yun. Tapos, mambigla. Pwede alam mo na. Mag-roleplay. Nag-roleplay kami siya kami. Ano kay Monday costume? Ano yung costume mo? Favorite? Hindi, iba-iba lang. Iba-iba? Iba-iba lang. May mga Tinkerbell, may mga kung ano-ano lang. Ano favorite costume mo niya? Gusto ko yung may zipper dito. Oo, okay, may zipper. Kasi ikaw nagtatanggal. Oo. Sabi ko lang, ingatan niya pag naipit yung... pag naipit, ha? Ang sad, no! Sa kanya ko lang matutunan yung mga fantasies na yun. Siyempre nga yung una naming sex, nasaktan nga siya eh. Pero yung iniisip ko na fantasize, yung hindi ko akalain na makakasex ko siya. Ganon yung nasa kaya isip yun yung ko. Kaya yun yung unang-unang... Parang, ang grabe, hindi ko akala yung mga kaano ko pala itong babaeng to. Ganun. Okay, last na tanong. Anong gagawin mo sa kanya pag uwi mo? And ikaw, anong gagawin mo sa kanya pag uwi niya? Feeling ko matutulog tayo ngayon. Matutulog kami ngayon. Dadagan mo po yung paan niya. Oo. Kasi tapos na po kami kanina. Tapos na po kami kanina. So pag uwi po ngayon, dadagan ako po yung paan niya. Kasi hindi po siya nakakatulog na walang dagan yung paa. Oo. Kasi tulog na ano kami. Tawag dito, lagi ako satisfied sa kanya kasi gusto ko siyang binibidyohan. Oo. Gusto binibidyo mo siya. Gusto ko siyang binibidyo. Siya mismo reaction niya. After sex or during sex? During. Tapos during gusto ko siya lahat yung pinapanood. Gusto ko yung reaction niya, yung tsura niya. Anong ginagawa sa'yo pag pinapanood mo siya? Pag pinapanood ko yung video? Hindi, pagtulog siya. Para pagtulog siya. Tas, minsan kasi antok siya, naawa ako. Tapos kapag... tulog siya, tapos ginigising ko talaga, kinukulit ko siya. Hinahaya ko nalang siya matulog. So, pinapanood ko, tapos nag-s*** ako mag-isa. Yun yung porn mo. Ang galing naman siya, ang porn mo. Yes, talaga. Kasi ayaw namin manood ng
porn. So, kasi so, hindi siya dalawa. Healthy. Oo. Hindi siya so, healthy. So, gawa na lang kayo ng sarili niyong yes. porn. Yes. Opo. Oo, ang galing. Ganun ginagawa namin. Hindi ko alam kung legal na ilagay mo sa vlog mo yon, but okay. So, para sa inyong dalawa na lang. Yes, so para sa amin lang. Speaking of vlog, meron ba kayong ipopromote? Yes, ay mga besi ko, sana po mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel, Mami Tony Fowler and Tito Vince. Yes. Ayan, syempre sa aming mga pages, Toro Family, Tony Fowler, and Tito Vince. Ayan, maraming salamat po again sa pag-guest namin sa private conference with Doc Rica. Grabe na, ganyan ako sa topic. Gusto mo mag-guest ng topic. Diba? Ako at naman next mag-guest. Na ako. Ako naman next mag-guest sa vlog mo. Sana may ganito kami kagandang setup na kakahiyana. Mas headphone ka lang kami. But thank you, Tito Vince. Ikaw, mayroon ka bang ipopromote? Actually, wala naman po. Every Saturday, yung Toro Family Reality Show namin sa YouTube channel ni Tony. Yes. Ayan. Catch our private convos weekly here on One News. You can also check out The Long Conversation on Spotify, YouTube, and Google Podcasts. I'm Dr. Rica Cruz, and this is Private Convos. We are One News, all sides, all the time.